na-encounter din ng mga problema. Pero, naisip ko rin po na may kulang pa rin kahit na ganun yung nararamdaman ko. May kulang pa rin siya na hindi ko alam kung ano yun. Hanggang sa nag-first year high school po ako, sumali po ako sa isang club ng school, ng Miglad. Tapos sinabi po doon na meron po kami ang bus para makakit na po sa iba sa palace daw. So ang ginawa ko po, ginawa ko po yung opportunity na yun para makakasama. Na may experience naman lang po na nakihalip dito sa mga tao. So nung makik po ako ng kampi yun, ng 20 club, Parents and Teachers Company yun, noong wala lang po sa akin, tumaga po ako, tapos ulit po ulit yun, nung nakaraang taon, hanggang sa nung 20 club, 13 and 14, ulit-ulit po akong tumatanggap sa Diyos na. Pero hindi po yun sa sarili kong desisyon. Desisyon po yun ng mga kaibigan ko. Sinisipo po nila ako, sabi nila, tumanggap din daw po ako para pare-parehas kami. Alam niyo po yung ganun desisyon na kung saan hindi naman talaga sa puso ko nanggaling yung pagtanggap. Hanggang sa dumating po yung 2015, pag-alisis po, dito po ako nung nakaupo, hanggang sa aming mga sumasayo po dito, sabi nila, ay ang sinisayo po nila na kung tinignan mo na buo sila. Hanggang sa nung nakakayo po ako doon, kasama yung mga classmate ko, sinabi ko po sa sarili ko ng balang araw, isa rin po ako sa sasayaw sa aking tablado nito. Hanggang sa hindi ko po ma-imagine na dumating po sa punto na hindi ko na po ako na nag-volunteer, na nakilala ko po si Jesus Christ, kung saan hindi na sa desisyon ng iba nang galing, hindi sa desisyon ko na mismo. Yung pagtanggap sa kanya ng buo, at yung kulang na sinasabi ko kanina, yun pala yun, na yung kulang na si Jesus Christ pala yung magpupunuro ng kulang na nararamdaman ko. Hanggang sa nung 2015 po, until now, or is na po akong nag-volunteer sa camp na to, na sobrang saya lang po kasi nakikita ko po yung sarili ko dati na nakaupo dyan, na may nararamdaman kulang, na nakaupo dyan na ulit-ulit na tumatanggap, nagdadala lang ng mga kaibigan. Hanggang sa, nag-usap ko na po nakilala sa Jesus Christ, hindi ko na po sinayang yung pagkakataon na kung saan magagamit ko po yung binigay niyang talento para po maglingkod sa kanya. Yun po yung nakapag-dance po ako, bali nagkaroon na rin po ako ng church. Sa church po, nakakapag-drama din po ako, nakakapag-follow-up. At hindi ko rin po napasisipin na yung saya na nararamdaman ko ay walang kapantay. Kaya, kaya po, nandito po ako, nanisensyon po yung buhay ko dati na punong-puno ng kulang, punong-puno ng tanong. Ngayon po, nandito na po kasi yung harapan. Binabahagi yung buhay ko noon ako sa isa rin po akong copper na nagaya mo. Balang araw din po, isa rin po kayo sa mga nakaupo dyan, natatayo dito sa harapan upang ibahagi ang buhay ko noon. At kung paano po binago ng Diyos yung buhay nila ngayon at nakaraan po nila. So yun po ang maraming sa